Ngunit si Pangulo Rodrigo Duterte nang humarap sa may 100 erring policemen sa Malacañang grounds, ipinaresenta sa Pangulo ang mga pasaway na polis mula sa NCRPO Police Region Office 3 at 4A. Patay ang walang kalaban lamang mag-ina matapos malapit ang pagbabarilin ng isang polis paranyake sa barangay Kabayausan, Paniki, Tarlac kahapon. Nag-viral ang pamamaslang ni Police Master Sergeant Junel Nuesca. Brutal masyado. Alam mo, bihira kang makakita ang ganito. And you can only find this in people who are crazy. May tupak sa ulo ang... Ay, ikulong ninyo yun. Huwag ninyo bitawan yung yawa na yun. Like to call the PNP. Be sure that he is detained. He should not be allowed to go out. Kasi serious offense yan. There's no bail. Mahin ko lang yung police. Nakita ko yung TV. Baka na hindi ninyo talaga nakuha, ha? Pero I don't think that isa lang itong klaseng police na to. May sakit ito sa utak, tupak. And I'm just wondering why he was able to nakalusot sa muro. You could detect a person by the way he answers in mga testinero. Tarantado yung gago na yun. Diba sinabi ko, you do it right, I'm with you. You do it wrong, and there will be a hell to pay. Yun ang sinabi ko sa aking sona. Ang aking dito, ulitin ko, do your duty, enforce the law. Your actions must be in accordance with the law. You do not follow the law, mag-salvage ka, magpatay ka dyan, then I'm sorry. That is not part of the agreement of how we should do our work. Sabi ko, I think a dispute of land or boundaries, something, a right boy. Tapos ano, parang itong kayong mga pulisa, mahal ko kayo kasi nagtatrabaho kayo. Nakita naman ninyo kung gaano ko kayo kamahal. I went to the extent of going to Hulo to just pay homage to the bravery of our policemen and soldiers. Pero kayo may mga sakit, may mga tupak. And I'm sure that by now, he should not be allowed to go out. Because double murder yun eh. Double murder is a serious offense, a grave offense. So, from the time you are arrested up to the time that you are held to court to answer for the death of those two persons, innocent ones, walang bail ka. So, pag nahuli ka, diretso-diretso na yan. And I don't think that you can escape the rigors of justice because nakuha sa TV, pati ako na panganga. So, wala-walang kwenta. Kasi that's unfair and brutal masyado.
Kung ako ang nandiyan, ewan ko lang. I do not like oppression. At yung ano na tao, ano, papahirapan yung tao. Usually kasi itong police, you tend to exhibit your authority even in matters not connected with police work. Yung mga away-away, karamihan niya mga police yan, nagbinubugbog yung asawa. So kung kayong nabinubugbog ng asawa ninyo na police, pumunta lang kayo sa Malacañang, kaya ipatawag ko yung police, bugbugin ko yan sa harap mo para magdemanda. Ihulog ko na lang sa Pasig. Naggago kayong putang ina. Ang pagmamahal ko sa trabaho lang natin, you do something which is not the out of the ordinary, like just pulling a gun and shooting people. You must be, eh, ikulong ninyo yun. Huwag ninyo bitawan yung yawa na yan. I'd like to call the PNP, be sure that he is detained. He should not be allowed to go out kasi serious offense yan. There's no bail, so hindi makabail yan. So, diretso-diretso na yan. Mr. President. Yes, sir. Yes, sir. Magbigay lang po ako ng update dito po kay Police Senior Master Sergeant Jonel Nuresca. Ito po yung namaril sa Paniki Tarlac. Na-inquest na po siya sa Tarlac Provincial Prosecutors with 2 counts murder. At within the same day po ay na-file ang kaso sa Regional Trial Court ng Branch 67, Paniki Tarlac. Criminal case 313-20 and 314-20. Siya po ay under the custody now ng Chief of Police ng Paniki Tarlac. At sisiguraduhin po namin na talagang hindi ito makakatakas at mai-serve yung justice. Meron na rin pong admin case na sinimulan ang Philippine National Police. Ito po isang isolated incident at we do not tolerate itong ganitong klaseng gawain ng polis. Nakakasira sa maraming magandang ginawa ng ating kapulisan, lalo na ngayong panahon ng pandemic. I agree with you, Secretary Anyo. Alam mo, bihira ka makakita ng ganito. And you can only find this in people who are crazy. May tupak sa ulo ang... You do not. Ako, nang bubugbog ako kasi may kasalanan ka. Pero hindi ako nagbabaril ng tao. Pero may karamihan dyan, mga asawa. Uwi sa bahay, lasing. Tapos kung hindi magbirayan yung asawa, yung mga anak. I take things personally. Maski na... presidente na ako. Pag magsumbong sa akin ang asawa, mga anak na binubugbog sila, lalo na hindi pa nag-intrigo ng sweldo, dito ka sa akin. Mamili ka. Ayun palang namatay is a mother, 52 years old, pati ang anak na 25, ang anak 25 years old, anak na lalaki. I agree with the general Anyo. Hindi ito yung, this is just one of those things na yung bad break sa buhay ng tao. Kaya ako kung nandyan ako, hindi ako magpahero, ha. I'm not trying to be pass myself as a hero. Pero pag nandyan ako, hindi ko talaga gayong